Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa level pressure switch or LPS. Ito ay kinabit natin para sa open tank. Walang takip, hindi nakasilid yung tanki natin ng tubig. Okay, ang tawag dyan ay level pressure switch or liquid pressure switch. So meron tayo dito sa ladder diagram, meron tayong manual switch. Then na-connect ngayon tayo sa LPS switch or level pressure switch. Then kakabit ko ngayon sa 8 pins contact relay, terminal 2. Then terminal 7, papunta ngayon ako sa A2 ng conductor. Then papunta ngayon sa 95-96 to nitrous contact, line 2 ng overload relay ng conductor. Then jumper from line 1, again jumper from line 1, kakabit ko yun sa terminal 1, normal close contact ng contact relay, then labas ako sa terminal 4, kabit ko yun sa A1 coil ng magnetic conductor, then again A2, ikakabit ko yun sa terminal 95, normal close contact ng overload relay, then 96, papuntang line 2. Again, maglalagay ko ng green pilot lamp para malaman ko kung maandar yung pump motor ko. Coil to coil, green pilot lamp. The next, jumper from line 1. Then, orange pilot lamp, that is fault. Kakabit ko yung sa terminal 98 ng overload relay, normally open contact. Then 97, kakabit ko sa 96, papunta sa line 2. Then again, para sa red pilot lamp, jumper sa line 1, lagay ko sa terminal 21 ng magnetic conductor, normal close contact. Labas ako sa terminal 22, then papunta sa red pilot lamp, then papunta sa line 2, ladder diagram. Then we have the drawing of open tank. Sa open tank, meron tayong upper level. Ayun, pag sinabing upper level, naka-close po yung level pressure switch. Then we have the lower level. Open yung level pressure switch. So ito ngayon yung level pressure switch natin. Then we have the pump motors, yan ang papang ng tubig. Then we have the drain. Then we have the power circuit, single phase motor o pump motor. So makikita natin, pag nasa lower level siya, mahina yung pressure. Pero pagka nasa upper level ng tubig, malakas yung pressure. Okay, sa principle of operation, pag sinuplayan natin yung line 1, line 2, no, may papasok na kuryente from line 1, then ganun din sa line 2. Okay, ito yung line 2. Then papuntahin yung core line 1, dadaan sa 21, 22, may kustuntok, papunta sa red. So ibig sabihin, umilaw yung red, sa nagsasabi na patay pa yung pump motor natin. Again, no? So halimbawa lang, yung level pressure switch, no? Level pressure switch naka-open. Naka-open siya, no? Pag sinabing naka-open siya, hindi niya ma-energize yung contact relay. So sabihin na lang natin na yung level pressure natin ay nasa taas. Ayun. So ibig sabihin, yung upper level ng tubig natin na nasa taas, puno na, halos mapuno na yung tubig. Close level pressure switch. Ibig sabihin, nag-close to. Ayun, nag-close ngayon yung level pressure switch natin. Dahil nasa taas na yung level ng tubig natin, malakas yung pressure. Meron siyang kakayahan na itulak yung level pressure switch na i-close. So once na may close siya dahil sa pressure, mag-close ngayon yung level pressure switch. Yun. Ako, naka-switch na tayo. Once na nag-close yung level pressure switch, dahil sa malakas yung pressure ng tubig, meron siyang kakayahan na itulak yung level pressure switch. Once na nag-close yan, may papasok na kuryente from line 1. Then papunta sa level pressure switch. Papunta ngayon sa coil ng contact relay, terminal 2. Then terminal 7, line 2. So may energize ngayon yung contact relay. Once na energize yung contact relay, ibig sabihin mag-open to. Open. So once na nag-open yan, walang kuryente papasok sa A1. Mag-energize yung contact 1.
No? May de-energize at the same time, patay yung red. No? Ay, nakailaw yung red. Nakailaw ulit yung red. Sorry, nakailaw pala yung red. Dahil na-de-energize. Ibig sabihin, open yung magnetic contact natin. Dahil nasa upper level yung tubig natin, no? Malakas yung pressure. Pag malakas yung pressure ng tubig, meron siyang kakayahan na i-close yung level pressure switch. Okay. So habang ginagamit yung tubig, meron siyang water drain. Habang nag-drain yan, ginagamit yung tubig, bumababa yung level ng tubig natin. Ano? Ayan, ha? Ayan. Habang ginagamit ng tubig o na-drain yung tubig, bumababa yung tubig natin. At humihina yung pressure. Hanggang sa ma-reach niya yung level ng tubig doon sa low level. Was nandun yung level ng tubig doon sa low level, no? Low level ng tubig, ma-reach yung level ng tubig dito sa low level, humina yung pressure. Was na humina yung pressure, again, mag-o-open ngayon yung level pressure switch. Once na nag-open yan, okay, mag-open ngayon ito. Ayun, nag-open ngayon yung level pressure switch natin. So, wala nang kuryenteng dadaloy from line 1, papunta yun sa contact relay, terminal 2. So, ma-de-energize yun yung contact relay. Once na de-energize yan, babalik sa dati ito. Ayun, mag-close ito, at the same time, may dadaloy na kuryente from line 1, then terminal 1 and 4, contact relay, papunta sa 1. Then line 2. Ayun. So, na-energize ngayon yung contact ng magnetic contactor, recoil ng magnetic contactor. Once na-energize yung C1, A1, A2, lahat ng normally closed mag-open. Open? Ayun. Patay yung red, ilaw yung green, at the same time, nag-close ngayon yung magnetic contactor. So, umaandar na yung pump motor natin. Ibig sabihin, umaandar na yung pump motor natin dahil humina yung pressure ng tubig natin dahil nasa low level na siya. Ayun, ha? Nag-open siya, na-de-energize. Na? Na-de-energize siya, nag-close. Once na nag-close, ayun, may supply yung A1. Once na may supply yung A1, again, patay yung red. Nag-pump na yung tubig, yung mga motor natin. Nag-pump na ng tubig yung motor natin. Umaandar na yung motor natin, pump motor. Ayun, habang nag-pump ng tubig yung tubig, yung motor natin, tumataas yung level ng tubig. Ha? Habang nag-pump yan, tumataas yung level ng tubig natin. Hanggang sa ma-reach niya ulit yung upper level ng tubig natin doon sa open tank, lumakas yung pressure na naman. No? Pag lumakas yung pressure ng tubig dahil nasa taas na upper level sa tanke, meron siyang kakayahan na i-close ulit yung level pressure switch. Once na nandun na sa upper level ng tanke ng tubig, mag-close na to. Dahil malakas na yung pressure, mag-close na ito. Yun. Nag-close na ngayon yung level pressure switch. Once again, na nag-close yung level pressure switch, may dadaloy ng kuryente from line 1 to manual switch to level pressure switch papunta sa terminal 2 ng contact relay. Line 2, meron na siyang supply. Ma-energize yun yung contact relay. Once na ma-energize yan, mag-open ulit ito. Once na nag-open ito, wala nang dadaloy ng kuryente papunta sa A1. So, ma-de-energize yung contacto natin, C1. Once na nag-de-energize yan, ibig sabihin, mag-close ulit ito, ilaw yung red, patay yung green, at patay ngayon yung pump motor natin. Bakit namatay yung pump motor? Dahil nag-close yung level pressure switch. Nag-close yung level pressure switch dahil malakas yung pressure ng tubig dahil nasa taas na upper limit. Ibig sabihin, pagka nag-close yung level pressure switch, may papasok na kuryente from line 1 to level pressure switch 2, then 7, line 2, na-energize yung contact relay, open siya. So, ibig sabihin, na-de-energize yung coil ng contactor A1, A2. So, pag na-de-energize, patay yung green, umilaw yung red, na siya nagsasabi na patay yung pump motor natin. Patay. Bakit na patay? Dahil
nasa taas na yung upper level ng tubig natin doon sa open tank. Na? So ibig sabihin, ang pressure ng tubig, no, sa open tank, ang pressure ng tubig, siya ang nag-close ngayon doon sa level pressure switch. So naka-close ngayon siya. Pag nag-close yan, ma-energize yung contact relay, mag-o-open, mamamatay yung pump motor. Ayun lang. So again, na naka-close na level switch natin, ibig sabihin, na-energize yung contact relay natin na 8 pins. Again, habang bumababa yan, bumababa dahil nag-re-drain, nagagamit yung tubig, hanggang muli, na-reach niya yung low level ng tubig. Humina yung pressure, that's the time na mag-open ulit yan. Once nag-open yung level pressure switch, open yan. Ayun, ano mayari? Ma-de-energize yung contact relay, 27. At again, mag-close ulit yan. Na-energize, umilaw yung green, patay yung red, at again, umandar na naman yung pump motor natin. Nagpa-pump naman ng tubig dahil naka-open. Naka-open siya. Mahina yung pressure. Naka-open. Ayun, mahina na pressure. Naka-open. So, ibig sabihin, nag-close, may supply na ngayon sa magnetic conductor A1. So, again, tataas naman yung tubig, na magpapapuli ng tubig yung pump motor natin hanggang sa makarating uli sa upper level. Ganun lang po, no? Pataas, pag nasa upper level yung tubig, malakas yung pressure, may kakayahan siyang i-close yung level pressure switch. Again, habang ginagamit yung tubig, humihina yung pressure. Pag nandito na lower level yung tubig, mahina na yung pressure, that's the time, na mag-close naman yung level pressure switch natin. So, pabalik-balik lang po. So, ayan po ang principle of operation ng level pressure switch in open tank container. Okay, maraming salamat po.